Atat na atat siyang tawagan ka palagi o hindi siya mapakali, mababalisa siya kung hindi kanya matatawagan. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na namang video ang aking tuturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-iingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano magiging atat na tumawag sa inyo yung partner ninyo, lalo na kapag kayo ay malayo sa isa't isa. Yung tipong hindi siya mapakali, mababalisa siya, hindi niya alam ang gagawin niya kapag hindi kanya matatawagan. O hindi niya alam ang gagawin niya kapag hindi kanya nakakausap. Ito ay napakadali at napakasimple lamang gawin. Maghanda ka lamang ng isang piraso ng dahon ng laurel. Alam niyo ba, ang dahon ng laurel ay kayang tuparin ang lahat ng kahilingan ninyo. Lahat ng kahilingan ninyo, lalo na kapag nagagaling sa inyong puso ang inyong mga hinihiling, ito po ay tinutupad ng dahon ng laurel. Ganito po kabisa ang dahon ng laurel na kahit sa love, financial, kung anuman o anuman ang hihilingin ninyo, anuman ang ihilingin ninyo dito sa dahon ng laurel, ito po ay kanyang kayang tuparin lahat-lahat. So, dahon ng laurel, kailangan din natin dito ng inyong cellphone. So, cellphone at dahon lamang ng laurel at panulat ang dapat nating ihanda. Ngayon po, kapag ready na yung dahon ng laurel at cellphone, isunod po ninyong i-ready is ang inyong sarili. Ikiklaim po ninyo sa inyong sarili na gustong gusto ninyo itong gawin. Ikiklaim ninyo na lalo na kapag kayo po ay malayo sa isa't isa ng taong minamahal po ninyo, gawin po ninyo ito. At kailangan na hindi ka magdududa, hindi ka magdalawang isip sa paggawa ng isang ritual, at walang gumugulo sa inyong isipan habang ito ay inyong ginagawa. So ayun po, kapag ready ka na, ang gagawin mo lamang napakadali at napakasimple lamang. Dito sa dahon ng laurel, kunin po ninyo ang inyong panulat. Dito sa dahon ng laurel, isusulat po ninyo dito yung pangalan at apelyido ni target. At kung meron kayong nais, pwede po ninyo isulat. Halimbawa na lamang, isusulat ninyo dito na tatawagan mo ako. Yun lang, pangalan niya, apelyido, tatawagan mo ako. And kapag naisulat nyo na ito, ang gagawin nyo lamang, humiling lamang kayo. Humiling kayo sa pamamagitan ng kapangyarihan mo, dahon ng laurel. Tutuparin mo lahat ng gusto ko. Tutuparin mo na ang taong nais kong tumawag sa akin ay kontakin niya ako agad-agad. Sambitin mo mismo ang pangalan at apelyido ng taong gusto mong tumawag sa inyo. Sabihin ninyo, mababalisa ka, hindi ka mapakali, hindi mo alam ang gagawin mo kapag hindi mo ako matatawagan o hindi mo ako makakausap. So, ayun po, kapag nasabi nyo na lahat-lahat ang nais po ninyo, ang gagawin po ninyo, kunin ang inyong cellphone, tanggalin ang cover at ilagay po ang dahon ng laurel dito sa likod, sa loob ng cover ng inyong cellphone. So, ilagay nyo lamang dito. So, kapag nailagay nyo na dito, hayaan nyo lamang ito and hindi magtatagal, yung taong target po ninyo ay tatawag po sa inyo. So, tatawagan kayo ng taong nais ninyong tumawag sa inyo. Kailan nga ba ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday, dahil yun po ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo. And pwede naman sa ibang araw kung nakikita po ninyo na may sinag ang buwan. Ayun po, salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.